All right, so we're done on the other Google apps. So let's start now sa susunod natin, which is the Google Calendar. Okay, sa Google Calendar, sobrang ganda nito sa pag-create ng mga meetings, schedule, appointments. Ayan, so na makakatulong po sa atin, lalo-lalo na ipo. At kung gusto nating i-share yung mga content natin or mga files natin na nasa Google Drive, pwede tayong mag-sync sa kanya. Okay, so sabi dito, ang skills to master natin is number one, learn how to create an event. And then number two, learn how to duplicate, publish, and print calendar events. Then learn how to create an event from a Gmail message. And then meron pa tayong iba pang matutunan din. Okay, so ano ba yung task 1 of 5 natin? So napaka-importante ng task na yan, especially if you are taking a Google certification. So sa level 1, level 2, at the same time sa other, ano po, sa GCP. So meron tayong mga ganito na makikita, no? So, sa level 1 and level 2, mostly nakikita natin yan. So, sabi dito, create a new calendar called Parent-Teacher Conference. So, yan daw yung title ng ating calendar. Then, number 2 natin, create an event titled Office Hours. Then, number 3, set it to repeat every week on Mondays from 3:30 to 4 p.m. So, click lang natin yung tab dito, new tab, and then shortcut natin, calendar. Ayan, calendar.google.com. Ayan. So, ayan yung mga shortcut ni Google, ano? Para at least makapasok ka na doon sa agad na apps na gagamitin mo. Ito, nagiging active lang to, especially kapag active din yung account mo. Okay? Just click enter lang. So, ayan. So, makikita nyo yung aking calendar. So, ito yung mostly yung calendar ng event ko. Okay? So, dito sa left side, makikita tayo dito, ayan, Sherwin G. Lumeda. So, meron ako ditong another calendar for mapag-ampong co-op, Microsoft Calendar, OER Calendar, Reminders, Task. So, ang maganda dyan, no? So, this is a calendar inside the calendar. Okay? So, yun yung kagandahan ni calendar. So, pwede kang mag-create ng calendar na exclusive. Example, calendar mo for just students. Section 1, 2, 3, 4, 5. O, halimbawa, ganun. Calendar for, halimbawa, for meeting ng principal. So, lagyan mo siya na exclusive. Calendar for your personal calendar, okay? So, ang goal natin dito, sabi daw, gagawa tayo ng new calendar, parent-teacher conference. So, paano magagawa yan? Just click this one. So, sundan nyo lang yung nagbiblink. Okay? So, meron tayo dyan plus. Ayan. Okay? So, click nyo lang yung plus na yan. And then, meron tayo dyan mga option, no? Subscribe calendar, create new calendar, browse resources, browse calendars of interest, from URL, import. So, pwede rin tayong gumawa ng mga ganyan. Pero ang task natin, create new calendar. So, you just type or copy-paste parent-teacher conference. So, wala namang sinabing description. So, what I'm going to do is just click calendar. Ayan. So, dito, once na nakapag-create na siya, ayan, inform kayo, you just click setting. Ito. Click nyo lang yung settings. And then, ito na po yung ating calendar. So, makikita natin dito. Okay, refresh lang natin. Okay, para ma-view natin yung ating parent-teacher conference calendar. Ayun, so active na siya, no? So, pag may check siya, active na siya. So, maganda dito, pwede mo siyang i-deactivate. Kung halimbawa, ayaw mo makita yung mga parent-teacher conference, just click it and then lipat ka dun sa iba. Schedule. Halimbawa yan. Okay? So, close mo lang siya. Yan ang makikita mo din. O yung Sherwin Lumeda naman. Ayan. Uncheck mo lang yan. Pero kung gusto mo makita lahat yung schedule mo, open mo lahat siya. Click mo lahat siya. Okay? Ayan. So, ayan. So, mukhang nadoble na siya. So, pag nadoble siya, just click X. And then, remove mo lang yung isa. Okay? So, refresh tayo. Ayan. So, medyo parang nagkakagulo siya. Ayan. Ayan. So, check ko yung parent-teacher conference. So, ang task natin is create an event titled Office Hours. Tapos, set daw niya natin na every Monday. So, gawa na tayo sa Monday. So, which is 13. Okay. So, ang schedule daw natin dito is 3:30 to 4. Pero, ang pangalan ng event natin is Office Hours. So, saan natin makikita yung event? Ayan. Click lang natin yan. And then paste natin, office hours. Tapos sabi daw, i-repeat natin, 3:30 to 4. So just click lang natin yung
Repeat. Okay, weekly on Monday. Ayan, click lang natin yan. And then, lagyan natin ng time. Okay, so weekly on Monday, yan, ano? So, find time. So, dapat daw 3:30 to 4. Okay, so 3:30 to 4 dapat siya. Okay. 3:30 to 4. So, check natin. 3:30 to 4 dapat ang magawa natin. Yan. Okay. So, 3:30 to 4. Napin lang natin dito. 3:30 to 4. Yan. So, natin dito. 3:30 to 4. Ayan. So, yan na yan. And then, next natin na gagawin. Okay. So, ang next task natin, tingnan natin. Okay. Tingnan natin siya. So, that is, ano na siya, no? Natapos na natin yung task. Okay. So, that is 1 of 5. Huwag nyo muna siyang isisave kasi baka may susunod pa na task. So, ang susunod na task, set an email. So, ito yung nagsasabi na 5. Okay. Set an email notification for 10 minutes before the event. Okay. So, check natin yun. So, 10 minutes daw before the event. Dapat nakapasok na tayo doon. Okay. 10 minutes before the event. So, ang gawin lang natin, punta lang tayo sa event details. Tapos may makikita tayo yung notification. So, ayan. So, 10 minutes before the event. Ayan. So, okay. Then, balik tayo dun sa task. Okay. So, sabi dun sa task ay attach any doc to your event. Then, add your colleague to the event and give them access to modify. So, mag-attach daw tayo dun sa ano natin, sa event. So, paano ba mag-attach? Okay, wait. Mag-attach tayo. Ayan. So, dito sa bandang baba, mayroon tayo ditong attachment. Okay, so ayan. So, you just click it. And then, maganda niyan, kung meron ka nang gawang attach, meron ka nang mga documents na isi-share mo na nasa drive mo, so, automatically, may makikita tayo dyan. Recent, na in-upload mo, my drive, shared with me, tsaka upload. So, pwede tayong mag-click dun sa my drive, tapos search ka lang ng kahit na isang document. Example, kung wala lang tayo dito na isang document. Ayan, example, this one. Kung wala lang tayo dito. Okay. So, example dito. So, ayan. Halimbawa na lang ito. So, attach natin siya. So, automatic ay na siya. And then, sabi daw, kailangan nating i-share. Okay? So, na pwedeng ma-modify. So, click mo lang yan. Tapos dito, share mo sa address, na email. For example, yung email ko na lang. Okay? And then, balik ka dun sa, ano, dun sa task kung na-achieve mo siya. Okay? So, sabi dito, okay? So, sabi dito is, nag-set na ako ng 10 minutes, na-attach ko yung doc, and then na-add ko yung colleague ko. Then, 2 of 5 pa lang yan, huwag muna tayo mag-close. Okay, so click ko to. Okay, so nakikita natin yan. So, susunod na task natin, sabi, is add Google Meet. Okay, so i-add daw natin yung Google Meet and save the event, and then join tayo sa meet call from the event. Okay, so paano natin guys siya gagawin? Okay. So, magagawa tayo ng meet. So, ito yung kagandahan nito. No? Okay. So, pwede na tayo dito on the spot. So, add ko na yung guest ko. Ayan. And then, okay. So, ito na yung Google Meet natin. Click mo na yan para mag-create siya.
Ayan, so nakapag-create na siya. Then sabi magjo-join daw ako. Okay? So pagjo-join natin. So ito yung kagandahan nito, no? Pagka nagawa mo na siya ng kompleto, so meaning to say may permission yung in-invite mo na mag-modify nitong calendar mo or nung event na ginawa mo. So ayan, so pwede na tayong mag-join. Okay, join tayo. Ayan. So ayan, so ayan. So automatic na kapag join na tayo. Then let's start to save this file. Okay, and then send natin. So automatic siya magsisend sa mga tao na in-invite niya dito. Okay, so meaning to say, pwede tayong mag-sharing ng calendar. Okay, so yun yung kagandahan ni calendar. Okay? So pwede mong i-share yung calendar na ginawa mo sa iba para at least ma-view din nila. Okay, so got it. Okay? So ayan. So okay. So ayan na siya. Oops. Close natin siya. And then dito tayo sa parent-teacher. Conference. Okay, ayaw siyang lumabas. Okay, so medyo siguro pumasok siya dito sa kabilang calendar ko. Piling na natin. Okay, nag-hang siya. Alright, so every Monday dapat siya. Okay. Parent, teacher, calendar. Okay, so mukhang nag-hang yung calendar ko. Check natin. Okay, so kung halimbawa nagkamali ka ng lagay, pwede mo naman siyang ma-edit. Okay, so tulad nito, nag-error yung ano ko. So you just go back to edit. So nailagay ko siya doon sa share win ko, no, mali. So pwede tayo dito, click mo lang to. Okay, yung calendar na yan, and then lipat mo siya dito. And then you click save. So siya yung nagsasabi ko sa nakalagay. Okay, so medyo nagkamali tayo doon, ano, sa part na yan. Ayan. So yan, so yun yung tamang mangyari. So kung just in case magkamali ka, ng paglalagay, so pwede mo siyang i-transfer. No? So, dun sa share win ko, no, lagyan ko siya. So, example, this one. So, pwede ko siyang i-remove. Okay? Wait. Okay, uncheck ko muna ito. Ayan, para madali kong makita kung ano yung mali ko at matanggal ko siya. Ayan, so pwede ko siyang i-remove. All events. Then, can go back now to parent-teacher conference. Okay, just in case nagkamali ka. So, ayan na siya. Okay? So, na-achieve na natin yung task. Okay? Next natin na gagawin, okay, sasabi dito, is, okay, 4 of 5, duplicate the event titled Office Hour and then rename it Weekend Hours. So, duplicate natin siya. And then, rename natin. Publish the event and share the link with college. Locate the print option. So, paano natin siya gagawin? Okay, let's see. Ayan. So, ito yung event natin. Okay, wait. Ayan, so ito yung event natin. So, click mo lang siya. Ayan, click. Tapos may makikita ka ditong 3 dots. Ayan. So, click mo lang yan. Then, duplicate mo daw siya. Okay, duplicate. Ayan. And then, papalitan natin ang pangalan. Okay. And then, after that, na napalitan na natin yung pangalan niya, so, sabi daw, publish natin yung event and share it with the colleagues and then locate the print option. Okay. Tingnan natin. Publish natin to and then share natin. Okay. So example, this one. Share ko na. And then save. And then send.
Then invite all guests. Invite anyway. Kasi ito yung may, kung ano ba may outside dep ed, pwede mo siyang, yan o. So, ayan na siya. Tapos, click mo siya. So, may makikita ka dito ulit tatlong dots. So, okay. So, ayan. So, may makita tayo dyan, publish event. Okay. So, pwede natin siya i-publish. Ayan. So, publish mo siya. Okay. So, just copy mo lang yan, then send mo lang. Okay. So, ayan yan. So, napakadali lang no, na gamitin yung calendar. So, dito, ang kagandaan, may collaboration din yung calendar mo. No? So, pwede mo siyang i-duplicate, copy to my other calendar. So, yun yung mga other calendars mo. Publish this event, instant of event. So, pwede rin natin niya i-click. Subukan natin. Same lang din yung mangyari. Tapos, copy mo lang siya. Okay? Or, change the owner. Pwede rin po yan. Okay? So, sabi doon, ano pang next na gagawin natin? Locate the print option. Okay, so nasan ba si print option? Okay, so pwede natin din i-email, ano, by the way. Okay, so si print option, okay, makikita natin yan dito. Okay, so si print option, makikita mo yan pag kinilik mo siya. And then, pag in-edit mo siya, dito sa more options. And print. Okay, pwede bang delete, duplicate, and so nandiyan na siya, no? Yung mga option. Print option. Pwede mo siyang i-print. Ayan. So, automatic siya, naka-ano siya, no? Naka-PDF na siya. Okay? So, that's it. Then, click mo lang yung save. Okay, next challenge or next task, task 5 of 5, Google Calendar plus Gmail. So, create a calendar event from a Gmail message. So, gawin natin, open lang tayo ng new tab. Then, punta lang tayo sa ating Gmail. Okay, so this is the last task. Gagawa daw tayo sa loob ng Gmail na may calendar, okay, ng event natin. Okay, so paano natin siya gagawin? Okay, so on the right side, may makikita tayo dito parang pinaka mga, ano ba, mga Google Apps. So, ang gawin mo lang, click mo lang yung calendar. Okay, so click mo lang yung calendar. Okay, and then pagka-click mo ng calendar, dito ka na mismo magawa ng event. Okay, yan. So, example, ano bang, kailan ba yung meeting mo? So, click mo lang yan, hanapin mo lang yan. Every Monday daw yun, no? Dapat may meeting. So, ayan. So, lalabas siya dito, ano? Halimbawa, gusto ko dito maglagay ng meeting. So, click mo lang yon. Then, add ka lang, meeting with principal. Principal. Ayan. Tapos, pwede ka dito mag-add ng guest, mag-add ng room, location, add ng Google Conference. Okay? Then, pwede mo siyang ilagay din kung saan calendar mo siya ilalagay. So, ayan. So, halimbawa lang ganyan. Then, add notification, pwede rin. And then, you click save. Okay, so that's it. Ganun lang siya kasimple.